Pinagtripan nga si LeBron James ng kanyang mga Lakers teammates, mga idol, sa locker room after ng kanyang game winner. Pero bago natin pag-usapan yan, ay ito muna nga ang nasabi ni Coach Darvin Ham sa post-game interview. Natanong kasi siya dito sa nangyari sa team ng Lakers nung 1 minute and 40 seconds left na meron silang 10-point lead, 124-114. At dinayaan pa nila ang team ng Utah Jazz sa isang 10-0 run na nag-force pa ng overtime imbis na easy win na nga sa kanila. Pero sinabi ni Coach Darvin Ham, ang naging sagot niya dyan ay nilalakad na lang kasi daw ng Lakers ang bola. Para bang nag-relax na lamang sila at akala nila na panalo na sila. At nang dahil doon, mga idol, dahil daw sa pagbaba ng pace ng Lakers ay nag-force nga daw ito sa kanila na tumira from the outside na namin test nga, mga idol, imbis na umatake sila sa paint. At dyan nga daw nag-spark ang 10-0 run ng Jazz na nagpa-force pa ng overtime para nga dito sa kanilang laban. Pero kudos pa nga rin daw sa kanyang mga players dito kala LeBron, AD, Reeves sa ginawa nga nila sa overtime para nga manalo dito sa laban. At big time nga rin daw ang kanilang performance, hindi lamang ngayong araw, mga idol, kundi na rin sa kanilang past few games. Kudos nga daw sa naging performance ng LA Lakers sa kanilang road games. At sila ngayon, mga idol, ay meron ng 4-game winning streak. At ito naman ang mga nasabi ni LeBron James, mga idol, sa kanyang walk-off interview sa court matapos ng kanyang game winner. Piniliwanag nga ni LeBron kung ano ang nangyari sa kanyang play na nagdulot nga ng game winner niya sa overtime. Sabi niya, he wants to go quick nga daw with 34 seconds left in OT. Para kung sakali nga daw na siya'y magmintes, ay may chance pa rin itong team ng Lakers na makakuha ng one more possession at mabigyan pa ang kanilang sarili ng chance na manalo this game. If ever namintes, then ang Utah Jazz ang kanilang ang tira. At nakita rin naman natin na nag-pay off nga ang quick basket, quick attack neto ni LeBron James after the timeout at ayun, naging game winner niya na ngayon. At sinabi niya rin na kinakailangan niya nga rin daw bumawi para sa kanyang sarili matapos nga ng kanyang missed game winner sa fourth quarter. Get dumiretso nga tayo sa overtime nang dahil doon sa missed game winner sana ni LeBron. Sabi niya, I had to redeem myself dahil nga daw sa kanyang pagmintes na ginamit niya pa naman daw ang kanyang strong hand, ang kanyang left hand, tapos mamimintes lang ang layup na yon sa fourth quarter. Ay kailangan niya nga daw talagang bumawi para sa kanyang team. At nakabawi naman si LeBron James, mga idol, game winning layup dito nga sa overtime. At sa locker room nga, mga idol, ay pinagtripan na dito si LeBron James ng kanyang mga Lakers teammates, sabi ng reporter sa pangunguna nga daw ito ni D'Angelo Russell. Pakinggan nyo na lang, mga idol, ang ginawa ng kanyang mga Lakers teammates. If you can make shots offensively, you got to be able to get stops down the stretch, you know, especially when you're playing against teams that's been scoring. So we had to get stops, and we did that. LeBron, where you think this dude is from? I got to stay focused. I'm locked in. Y'all just starting backcourt. Dennis and Austin Averick, they combined 46 and 10. It makes it hard for our backcourt to be playing against teams that's been scoring, so we had to get stops, and we did that. Well, nung nakaraang interview na ito ni LeBron ay meron yata isa, dalawang kanyang kakampi na making goat noises, mga idol. Nag-aala kambing pagpapatungkol dito kay LeBron bilang the goat. Pero matapos nga ng game winner neto ni LBJ at ang kanyang performance laban sa Utah Jazz, ay buong Lakers teammates niya na yata, mga idol, ang nag-ingay, nag-alakambeng. Sa gitna pa talaga yan ng kanyang interview. Ayaw na nga sanang pansinin neto ni LeBron, mga idol, pero pinansin nga ito ng reporter at tinanong siya. At ang naging sagot niya dyan, mga idol, ituloy nga lang daw ang mga tanong dahil ngayon ay lock-in nga siya kahit nag-iingay ng gugulo itong kanyang mga Lakers teammates and making goat noises sa kanilang locker room.